naman ako. Welcome back to my channel. So, katulad ng title, i-review ko yung, siguro quick review lang yung aking new collection at yung aking baby, hindi aking baby, our baby sa totoo lang. Kasi hindi lang ako ang magagamit yan. Katulad yun na sa previous video ko, yung sa haul. Gusto ko i-review ng talagang ano, separate itong yung MCM ng ano belt bag. So bale kung MCM is first item ko ito. Sorry ha kung maingay kasi talagang maingay dito na sa ano kami malapit sa ano sa daan tapos talagang maingay. So pasensya ka na po. So ito first item ko ng first collection ko sa ano sa MCM brand. At sinabi ko sa video din yung previous video na may ano eh may kwento sa ano ilabas ko na lang kaya siya. So ito siya. So may kwento sa bag na ito. Kasi sa totoo lang yung noon wala pa ako nag-iisip na gusto kong bumili ng belt bag kasi kung bakit? Dahil napaka laki ang aking tiyan. So ang isip ko is hindi bagay sa akin kung magsusuot pa ako ng belt bag. Lalo parang lumaki ang aking lumobo ang aking belly. Pero yung napanood ko yung isang vlog ni Anakay, so siguro dahil sa Anakay kaya talagang dahil sa kanya kaya bumili ako ito. So napanood ko yung ano yung vlog ni Anakay sa Singapore ata sila or Korea or something, basta ganon, may ano siya, may vlog siya na bumili siya ng belt bag pero sa Louis Vuitton. Yung sabi niya talagang gusto niya, hinahanap niya, talagang mahirap hanap, maghanap yan yung Louis Vuitton. Yes, totoo, kahit dito, wala talaga sa ano sa store. Kailangan i-online mo kung bibili yan, tapos walang silang display sa store. So by the way, yung napanood ko yung ano yung vlog niya yan parang diyan nakapasok sa aking isip ting o nga kaya i-try ko kaya baka maganda kasi lalo na yung nakita ko din sa isang vlog niya yung sinuot niya yung parang pinaksling bag niya ganito yung parang crossbody so napakaganda na naman sa kanya yan tapos medyo uso na bukang hindi lang naman medyo pero talagang nauso na itong belt bag na pinakcross ganito sa katawan ngayon. So yun, simula yung napanood ko yung vlog niya yan, nakahahanap talaga ako ng ganitong klaseng belt bag. Yung napunta ako sa ano sa Louis Vuitton tapos yun, wala sila sa store, kailangan online tapos walang silang display. Kaya hindi ako magka-decide kung bibili ko ba o hindi kasi ako kung bibili ako ng something na gusto ko i-try muna, gusto ko makita siya ng in person kung maganda ba siya or paano, gusto ko i-try sa akin yung size niya talagang ano tamang-tama or ano kasi siyempre lahat tayo may iba-ibang ano, 'di ba, may ibang taste lalo na yung sa laki ng bag. So dahil wala sa store, so hindi ako bumili. Pumunta din ako ng Gucci, pero medyo malaki. Hindi talaga siya bagay sa akin. At isa pa, maikli ang... kung sa Gucci, ano pala, mahaba ang tali niya. So, okay naman siya, pero ang size ng bag niya talagang ano siya, malaki. So, hindi naman ako nakabili. Tapos, nakahanap ako sa ibang-ibang brand. Basta anong luna sa isip ko, kahit anong brand na lang, basta makaroon lang ako ito. Kasi talagang nagustuhan ko talaga yung nakita ko kay Anakay. Hanap ng hanap. Marami naman ako nakakita ng ganitong klaseng bag dito sa US. Pero, ang problema, ang tali is maikli lang. So, hindi siya, paano ah, kung, kasi malaki ang katawan ko eh. Hindi katulad ni Anakay, maliit siya. So, kahit maikli ang, ano, ang tali niya, talagang pwede eh. Sa akin, talagang napakalapat ko. So, wala talaga akong makita ng sa ibang brand ng, yung mahaba ng tali, tapos yung perfect na, yung talagang gusto ko, di ba? So, ganun na ang kwento niya. Tapos,
yung last na vlog din, yung napinakita ko, napunta kami ng ano, ng Nordstrom. So nakita ko itong bag. Nakita ko itong bag at yung gustuhan ko siya is mahaba ang tali. So tinatry ko siya, ay talagang perfect. Sabi ko, perfect ang laki niya, perfect ang haba ng tali niya. So pwede ko i-adjust siya ng basta mahaba ang tali niya. So kaya maganda. So kaya binili ko siya. Sa totoo lang, yung asawa ko hindi ito ang ano eh, ganun kasi yung asawa ko, yung habang natitingin-tingin kami ng bag, yung walang balak akong bibili. Tapos titingin-tingin, may siya titingin yung Marc Jacobs ng bag, pero hindi ko gusto kasi yung parang camera bag. Eh meron naman ako ng parang camera bag ganun, kaya isip ko hindi na, sabi ko kung bibili ka pa, kung gusto mong akong bibili, kasi wala akong balak bibili. Kung gusto mo akong bibili, ito na lang sa MCM naman, na lang ganun. Tapos sabi niya, di ba ang gusto mo kung sa MCM is backpack? Oo, yung una, yung naisip ko is kung bumili ako sa MCM is backpack. Kasi alam ko ang MCM parang yung ano sa kanila is backpack eh. Pero ang problema naman yung sa backpack is kung yung size ng, basta kung yung na-try ko dalawang ano size eh, yung maliit at saka yung malaki, hindi ko alam kung medium and large or ano, hindi ko alam. Basta kung yung malaki, masyadong malaki sa akin, hindi bagay naman sa akin. Yung maliit, masyadong maliit naman. So, sabi ko sa kanya, hindi, kung bibili ako, ito na lang. Tapos pinatry ko din ito sa asawa ko. Ang ganda sa kanya, sabi ko, so kung ito ang bibili natin, hindi lang ako magagamit. Kasi kung ganitong klaseng bag, lalaking babae, pwede magagamit to. So sabi ko, ito na lang, pinatry ko sa kanya, eh ang talagang yung size, yung lahat, maganda sa kanya, talagang bagay sa kanya. So finally, na-decide na kami, ito na ang bibili ko. So ito na siya! Diyos ko, tang, ang tuwa-tuwa ko talaga dito, taga aking baby to, Diyos ko! So ito siya, ganito ang itsura niya. Ganito ang itsura niya. So bale ang kulay niya yung talagang original ng kulay ng MCM, tapos nandiyan yung mga details niya, yung ano logo niya, ganon, yung mga print pala. Tapos ang hardware niya is gold, kaya nagustuhan ko din. Tapos dito sa harap, parang may ganito, gold naman. Tapos may tatak ng MCM. Tapos parang may, ewan ko kung ano to, yung parang ring ng ganito. Tapos may, sorry, may zipper siya dito sa harap. So ang zipper niya ganun. Tapos yung materials niya pala yung dito is, leather. So ito ang zipper niya. So pag open ganito, ito na siya. Tapos ito yung sa likod niya. May zipper din siya. So, ganito siya. So, ito parang pwede ilalagay ng, ano, ng cellphone or anong gusto nyo ilalagay dyan. At least, mas secured siya ko cellphone or yung mga cart nyo or ano dito ilalagay. Tapos, ito naman yung talagang main compartment niya. Ganito. Tapos, meron siya ng isang parang bulsa. O, nandito pa yung ngayon, ano niya. Yung parang ganito ng, siyempre, meron yung mga, yung mga kasulat-sulatan, yung gano'n. Tapos ito, may isang bulsa siya sa loob ng, yung sa main compartment. Tapos yung sa loob niya naman, yung interior niya is tela siya, yung sa loob. Tapos yung dito, meron siyang tatak ng ganito, MCM. Tapos meron dito din yung parang, ano, yung parang maliit ganito ng, ano yan? Yung ganon, yung nakalagay made in Korea. So made in Korea siya itong ano, itong bag. Tapos ang tali niya, ito ano siya pa, basta yung tali lang, taling ganon, nakasulat din ang MCM na malaki-laki, pero buti itim siya, black siya, kaya hindi masyadong makikita yung parang nagsisiga, "Hi, I'm MCM." So hindi naman siya masyadong halata. Tapos ito ang ano niya, ang tali niya. I-try ko, ilagay ko yung pinakamahaba para makita nyo kung paano paano kahaba siya, kung talagang yung sagat na ng ano. So ito siya, ganitong kahaba kung isusuot ko siya, ganito siya kahaba. So tingnan niyo naman ang belly ko, 'di ba? So ganito hanggang sa bewang ko itong pinakamahaba.
Pero ako gusto ko kasi nandito lang siya sa baba ng aking boobs kung gagamitin ko siya. So kung ako magagamit ito, ganito lang ang haba ang gusto ko. Yung talagang nasa baba ng aking boobs, ganito lang siya. Ayaw ko yung masyadong nasa baba siya kasi parang kang sling bag lang. So ito siya. Ganito siya. Ah, napaka-cute niya naman, 'di ba? Hoy. Tapos ang ano niya, hindi naman siyang sobrang liit naman. Okay lang naman sa akin kasi kung everyday ang dadala ko, halimbawa kung aalis ako, konti lang ang dala ko. Kaya nandito na lahat yung talagang palagi kong dala kung lalabas ako, kahit anong kalaki ang bag ko, ito yung talagang yung talagang dadalhin ko. So una, ang dala ko is aking sunglass. So ang aking sunglass, hindi ko nagamit yung kanyang panglalagyan. Kasi ito ang panglalagyan niya, medyo bulky, malaki, at saka mabigat, ayaw ko. Kaya ang ilalagay ko dito lang sa kanyang panglalagyan yung tela, tapos ito. So ilalagay ko siya sa loob, isa, diba? Tapos ang dala ko is aking wallet, itong maliit, ipapasok ko din siya sa loob. Tapos tissue, palaging kong dala, tissue, at saka ang aking key ng bahay at candy ng ganito, yung Mentos ng ganito, kasi kailangan ko ng sugar palagi sa katawan ko. So ilalagay ko siya dyan. So ito siya. Tapos isa pa pala, kung halimbawa kasi ngayon ginamit ko yung camera ko ng DJI Osmo, kasi ito na yung talagang ginagamit ko ng bang vlog or ano, yan na ang gamit ko palagi. So hindi ko mailagay dito, pero ito ang case niya. So bale, kung ilalagay ang yung camera ito dito, ganito pa rin siya kalaki kasi ito ang case niya. So ilalagay natin siya sa loob. So ito lang siya. So 'di ba? Nandiyan na lahat yung kailangan ko eh, kasi kahit dala ko yung yung Louis Vuitton ko, yung Neverfull yan. Ito lang talaga yung palagi na sa bako, walang iba. Eh, minsan lang yung kung kailangan magdala ka ng payong, kung uulan or water. Pero sa tingin ko, ito lang yung talagang yung pinaka-importante dala ko ng every time ako lalabas. So okay na siya ganito. 'Di ba? Tapos ang aking cellphone. So ang cellphone ko ito, yung Apple ng 7 Plus, ganito. Yun ang ilalagay ko dito sa likod, yung sa zipper niya, yung sa compartment niya sa likod. So, tarang! And close. Yan! Yan na! Ready to go na ako! Haha! Diba? Kung gamitin ko siyang ganito, diba? Nandyan na lahat yung kailangan ko. Tapos, free pa ang aking kamay. So, pwede kong kung ano-anong pwede kong gawin. Kung halimbawa magbibili or something, free ang aking kamay. So, ito siya. Talagang, oh. Yan. So, sana may idea kayo kung anong kalaki itong MCM. Basta ang ganda. Recommend ko sa inyo. Kung halimbawa gusto nyo bumili ng belt bag na ito, talagang perfect ang laki niya. Para sa akin, ha? Perfect ang laki niya. Perfect ang tali niya. Perfect sa asawa ko, perfect sa anak ko. So, hindi ko collection, pero collection namin. Kasi pwede gamitin ng asawa ko, di ba? Pwede gamitin ng anak ko. So, ito siya. So, yan lang ang aking video ngayon. At sana maganda ang pagre-review. Kasi hindi masyado ako marunong magre-review. So, okay. Hanggang dito muna ang review ko, at kikita tayo ulit sa susunod ng video. Bye-bye! God bless!